Huwag ka nang tumakbo. Mapagod ka lang. Kailangan inspeksyon nila ng lugar na to. Meron daw kayong informasyon na tinatago mga rebelde rito. Walang rebelde dito. Hindi kami magtatagal, pero gusto lang namin makasigurado. Kaya nangyari sa'yo? Punong-puno na ako na po. Ba't pa po gising kayo? Hinintay kita, anak eh. Kumain ka na ba? Gusto mo kumain? Pinagtirang ka namin pagkain. Kaya paghahanda kita, ha? Tay, okay lang po. Busog pa po ako. Anak, nangangamutla ka. Ito mo yung tsura mo. Alam mo, kinausap ko yung nanay at kapatid mo. Sinabi ko sa kanila na hayaan ka na lang muna. Baka kailangan mong mapag-isa para makapag-isip ka. Pero ganun pa man, gusto ko malaman mo na sobra akong nag-aalala sa'yo. Mabuti nga kahit naisipan mo umuwi. Tay, umuwi lang po ako para kumuha ng mga damit. Baka ganun. Teka lang. Sandali lang. O, yan ang mga gamit mo. Kulang pa ba yan? Gusto mo kumuha pa ako? Stella! Inoy. Kunin mo mas malaking bag. Kulang pa ata yun yung paki ko eh. Sige na, ano pa hinihintay mo? Ginoy, tama na yan. Kung nagmamalaki ang anak mo, pagkatapos ng lahat ng sakripisyong binigay natin sa kanya para mapabuti ang buhay niya, yan ang gaganti niya sa atin? Hayaan natin siya. Kaya natin siya. Yan ang gusto niya yun, di ba? Dinig, tama na yun. Sige na. Hindi! Pagkatapos kanya sagutin, pipigilan mo yung batang yan, hayaan mo. Para malaman niya, di ba? Para malaman niya kung anong klaseng buhay magkakaroon siya nang wala siya sa poder
ng pilay niyang nanay at ng tatay niyang walang matinong trabaho.